Friends, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Ay, grabe, lumikit. This star and Five of Wands, Nine of Wands, you're inspired, positive, or nasisilbing inspirasyon sa ibang tao, no? Dahil sa pagiging positibo mo, dahil sa ikaw mismo na inspired ka to bring positivity sa mga tao na kasurround sa'yo o sa mga tao na kakilala sa'yo, sa mga tao na kasurround sa'yo or everywhere, no? Para bang may laban ka ngayon? You're fighting, meron kang kaaway. You protect your territory, yourself, maybe your family. Matapang ka na dinidipinsahan mo yung kung ano ang meron ka, yung sayo. Kunwari, sayo yung property na yan. Kung ano man yan, pera mo, pamilya mo, lahat ng sayo, pinoprotektahan mo. Matapang ka na dinidipinsahan at pinoprotektahan ang mga mahal mo sa buhay, ang pamilya mo, o loved ones mo, o person mo, or pagmamay-ari mo na hindi makuha ng iba, na hindi maagaw ng iba, na hindi ma-harm, na hindi nila manakaw sa'yo. Yung mga ganun ba? Competitive ka? Palaban? You are very brave. You're fearless to defend what is yours, yung sa'yo. Ano pa ang dapat malaman? Nine of Cups in reverse. So what's with the Nine of Cups in reverse? So dapat malaman yun, no? Merong someone na pwedeng inalwish ka nito, na may stress ka, na mag-overthink ka, na may problema ka, na magkaroon ka ng anxiety o ma-depress ka, yung mga ganun ba? Para yun ang gustong-gusto niyo mangyari. Pero hindi na-grant yung wish niya. Hindi natupad. Kung ano man yung gusto niyo mangyari sa'yo, hindi nangyari. Hindi nangyari kasi in reverse to. Oh. Para bang wish ungranted. Instead, mas lalo kang naging buo, naging kumpleto ka, na nakukumpleto ka na, no? Parang kung sa butterfly na yung ginawa niya sa iyo na scheme or whatever, kasi gusto niya, ang gusto niya mong problema ka, yung overthink ka, ma-depress ka, yung magkaroon ng anxiety, o baka ang gusto niya mabaliw ka. Anong gusto niya mabaliw ka? Tingnan natin na, anong gusto niya mabaliw ka? Oh, so yes, tama nga, yun ang gusto niya, ang mabaliw ka. Oh. Pero hindi nangyari kung ano yung gusto niya mangyari sa'yo. Ang gusto niya kasi mabaliw ka, pero hindi nangyari. Instead, para bang yung ginawa niya sa'yo ay parang transformation. It helps you transform into like an eagle. Hindi lang butterfly, kasi merong eagle dito. Like an eagle na who can soar high, no? Na kaya mong abutin yung mga clouds, yung mga pangarap mo sa buhay.
na it makes you strong like a lion, it makes you brave like a lion, it makes you fearless like a lion, and it makes you even more intelligent, wise, and it makes you even more faster. Mabilis ka na kumilos, or capable ka na mabilisan na pag-achieve mo ng goals mo, na mabilis mong sa ulo yung mga sinasaulo mo, o mabilis mo mapag-aralan yung mga pinag-aralan mo, mga ganon, no? You have the speed, confidence, para bang buo ka na talino, mas lalo ka naging bright, naging wise, naging keen yung vision mo, mas lalo naging keen yung observation mo, mas lalo ka naging capable to achieve your dreams in life, na para ka na iagila, na may pakpak, na nakakalipad, parang gano'n, no? Na gano'n ba, no? And para kang Leon na brave and fearless and majestic and self-assured, bold, daring, strong, a fighter, and na para bang kinaiilagan, yung ganun ba, kinakatakutan na, no, ng mga ganyan, ng mga ganung klase ng tao, yung gustong ma-harm ka ba. Nakumpleto ka tuloy. It helps you transform and makes you, it turns you into what are you now. It makes you complete. Na nakumpleto ka na, nagkapakpak ka na, kumbaga sa agila, nagkapakpak ka na from an egg into an eagle na may pakpak na, naging ganun ka na. So see? Oh. Ano pa ang dapat mong malaman? Hindi nagtagumpay ang schemes nila sa'yo. Kung dati nagtagumpay sila, o magsisimula nang hindi magtatagumpay. Kung dati ay nagtagumpay ang mga yan, nagawan ka nila ng scheme, or deceit, or tricks, or whatever, na panghalit, o manipulation, o tricks, yan nga eh. Hindi na magtatagumpay sila. Magsisimula na hindi sila magtatagumpay. Para kang agila na nakakalipad, sila para silang, ano ba yung mag-compare sa kanila? Nakakawawa, may hayop kong i-compare, no? Para silang, ano kaya? Mouse. Para silang mouse, kung para bang maki-compare sila sa mouses? Ah! Kung ikaw, para ka ng agila, leon, mga ganyan, no? Para ka ng agila na nakakalipad. Sila parang mouses. Na magtatago sila sa lungga nila pag dumaan ka. Pag paparating ka. Parang ganun ba? Kasi you've transformed. Kung dati, para kang ano lang, parang itlog na pwede pang kainin ng mga daga. Ganun. Kasi sumisimbolo din talaga yung daga, no? Na, pero animals din yung daga, guys. Kawawa naman sila kung ano yun. Kung, pero kinumpare lang natin, no? Kung sa ano, kung anong klase ng animals sila. Kunwari lang, no? Parang daga na, kung dati, kung nasa itlog ka pa lang, na gusto ko na lang atakihin, kainin, sipsipin, sipsipan ng energy. Oh, sipsipin yung laman ng itlog na yan, ubusin ka, kunin ang lahat ng sayo, mga gano'n, no? Kasi kinakain ng daga yung itlog, ha, di ba? So, parang gano'n. Ngayon, ay naging agila ka na, para ka na naging eagle. Parang gano'n, kunwari lang, no? Ngayon, dahil naging eagle ka na, ay sila na yung magtatago sa lungga nila pag dumaan ka. Kasi baka sila na yung bingwitin mo, parang gano'n, no? Pero hindi ibig sabihin na maging predator ka, no? Kumbaga, yan na ang kasi strong ka na eh. And hindi ka na nila kaya. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi ka na nila kaya. Wala na silang laban against you.
you are very strong now and powerful over this evil na mahilig gumawa ng schemes, deceit, manipulation, o kung ano man yung ginagawa nila, pwedeng witchcraft pa nga eh. So, ano pa ang dapat mong malaman? Para silang, you know, mouse na, they cannot harm you now. Sila na matatakot ngayon. Sila na ang mga nganib ngayon. So, ano pa? Para ba yung mga schemes nila, hindi na nga mag-umpisa na nga, hindi sila magtatangubay, hindi na gagana yung mga schemes nila. Wala na. Schemes or kung witchcraft man or whatever na ginagawa nila against you. Ano naman ang darating sa'yo? Justice in reverse, Four Pentacles in reverse. Person ba itong darating sa'yo? So yes, stagnant or parang stagnant into another's waiting. May nag-aantayan or parang may tenga ang connection ninyo ng person na to. Walang growth, walang improvement, wala, maring stagnant, tenga, no? Parang iniwan na yung connection ninyo na ganun lang, wala na, wala, hindi nag-grow yun. Someone na unstable, unbalanced, may pinagdadaanan siguro to. Hindi siya balanced, hindi siya stable right now, hindi siya okay right now. Or maybe may gumagawa ng injustice sa kanya. Yan ang darating sa'yo, itong tao na to. Or maybe unstable financially, or baka gastador. Eh, hindi niya makontrol yung paggagastos niya. Lalo na ngayon at mahal ang bilihin, guys. Para bang nawawala sa kanya yung kung ano yung meron siya. Parang wala siyang magawa kundi nawawala yun sa kanya yung mga meron siya. Nabibitawan niya. Parang ganun. Ano pang darating, ano tong darating na to sa iyo na person? Sino yan? Ay, King of Pentacles. Parang dumadanas na instability to ngayon. O baka na-let go ko niyan dati. Pwede din ganun. O unstable siya ngayon, guys eh. Hindi siya stable ngayon, hindi siya feeling secured. Why? Bakit hindi siya feeling secured right now? O hindi siya grounded? Hindi siya stable ngayon? Hindi siya, wala siyang focus ngayon sa ano yung... Ungrounded. Yun talaga eh. Or hindi siya committed ngayon sa work niya. Parang napapabayaan niya. Pwedeng ganun. Or sa relationship. Bakit? Bakit kaya? Dumadaan na siya ng ganyan. Ay. Because of this. Pwedeng meron siyang nire-release. Nile-let go. Itong tao na to. Para, kasi upright naman ito yung nalaglag sa baba. Para makapag-commit sa'yo? Hindi. Para makapag-seryoso sa'yo at makapag-focus siya sa'yo.
Yes. Yes, para sa iyo ang focus niya. Pero siya nire-release. Hindi ikaw yung nire-release sa buhay niya. Hindi ikaw yung nililit ko niya. Hindi ikaw yung binibitawan niya sa buhay niya. Ano yan? Mahalaga din yan sa kanya. Nakinip niya yan eh. Baka yun yung pinili niya dati. Kayamanan. Parang he don't care, she don't care sa kayamanan na. Ganun ba? Ay! Yes! Kayamanan, guys. Kasi hardworking yung tao na to. King of Pentacles. Mahalaga sa kanya yung stability, money, abundance, prosperity, yung pang long term na stability, financial security, ganyan. Mahalaga sa kanya yung wealth noon or lately. Pero, parang pinapaubaya niya na lang siguro. Ano yan? Pinapaubaya niya sa Diyos? Yung kapirahan niya? Hindi. Hindi. Para bang, hindi niya na yan pinag-focusan eh. Sa ngayon, ikaw yung pag-focusan niya. Parang bahala na. Parang ganun, ikaw yung i-priority niya eh. Ikaw ang ipa-priority niya, guys. Yes, ikaw ang ipa-priority ng tao na yan. Dahil, ayaw niya nang nagdurusa siya. Ayaw niya na yung parang nale-left out in the cold siya. Ayaw niya na yung parang nahihirapan siya sa love life niya kasi inuna niya yung finances, business, or financial stability, wealth. Yun ang inuna niya dati. Work, career, pwedeng in business to, as King of Pentacles, or kung ano man yung work niya, kung ano man source of income niya, pwede ding influential na tao to. Kung madami siyang trabaho, pwede din ha, pwede madami siyang pinagkakitaan, kasi this is a very hardworking person. Baka nga kahit gabi, nagtatrabaho pa yan eh. Walang pahinga ba yung kakatrabaho? O, see? Walang pahinga kakatrabaho. Very active, very driven, very passionate sa work niya. Wala siyang pahinga kakatrabaho nga. Baka tig-tatlong oras lang, apat na oras, limang oras, ganyan ang tulog niya. Puro trabaho-trabaho, ganun. Baka natitake lang siya ng vitamins. Baka madami siyang schedule na gagawin. Mga ganun ba? Madami naka-schedule. So, hindi pwede matulog-tulog na lang siya. Or hindi pwede na mahabang tulog niya. Parang puro nga trabaho-trabaho yun eh. Kasi, ang focus niya talaga is work and wealth. Ayun pala. Ano naman? Feelings ng person na to sa'yo, ng person na nag-embody ng Four of Pentacles na darating sa'yo. Feelings. Dinidesire niya talaga na magkaroon ng balance inyong dalawa na makasal kayo kasi justice card. Dinidesire niya na mapangasawa ka. Na mag-build kayo, tatlo. Isa lang siguro. Na makasama ka, ayun no, na maging partner ka, na maging mag-partner kayo. Para may pagkakaiba sa inyong dalawa, guys. Yung isa parang so majestic. Yung isa naman, strong din, no? Yung isa para bang may infinite symbol o guided to mga ganyan, no? Parang may liwanag sa ulo siguro. Or ano ibig sabihin, yung isa walang liwanag sa ulo sa inyo, walang liwanag sa ulo, walang liwanag pala sa ulo. Ano symbol ng liwanag na yun sa ulo? Dati pa ako napapatanong yan. Ano ibig sabihin nun? Ang liwanag sa ulo. Kasi meron kasi mga, lalo na yung sugo o chosen one,
Kasi kinlarify ko kung lahat ba na chosen one at sugo ay meron bang liwanag talaga sa ulo na parang katulad nito, guys. So yan, ayan o, yung ganyan na liwanag, hindi naman basta-basta makikita yun eh. Ang pagkaalam ko, makikita lang talaga yun sa anino. Ewan ko lang kung pag makita ng iba yun sa ulo mo pagka natutukan ng araw yun. Pero sa anino, kasi sa araw-araw na dumadaan ako noon sa ano, ito i-share ko lang ha, hindi sa pagyayabang ha, kasi mukhang mayabang sa kwento ko. Kakaiba kasi siya, guys. Sa araw-araw na dumadaan ako doon nung high school ako, punta sa eskwelahan sa may palayan kasi hindi nadaanan, pero kalsada siya. Na nakasakay sa single kasi hatid sundo ako ng single eh. Single na motor. O, makikita mo talaga yung anino mo. O, yung anino ng katawan mo, ulo mo. Pero araw yan, kada tuwing umaga, kasi nasinaga talaga ng araw yung ulo. Makikita yan sa anino, yung liwanag na yan, yun ang ibig kong sabihin. Yung liwanag sa ulo na parang ganyan, ha? Yan. Pero hindi naman yellow, parang orange. Orange. Parang gold na orange. Basta ganun siya, guys. The color. Hindi siya yellow, actually. Hindi siya katulad dito ng yellow. Parang orange na gold. Ay, basta, hindi naman gold na gold, ah, na nag-glitter. Parang orange siya. Ganon. Parang orange-yellow. Parang ganon. Hindi ko ma-explain. Pero parang ganyan siya, guys, no? Na nakapaikot sa iyong ulo. Sa anino ng ulo. At, manunot, yan ang liwanag. Ibig sabihin, yung isa sa inyo may liwanag sa ulo. Yung sinasabi ko, yun ang ibig kong sabihin na may liwanag sa ulo. Eh, intindihan na ng mga angels yan, no? Naunang guide ko. Sino man nag-guide niyo yun? Angel man? I think angel, kasi gusto ko angel eh. Ano yan? Yung parang, ewan ko kung anong ibig sabihin yan, ng liwanag na yan. Basta, ganyan daw ang may, ano, ang sugo o chosen one. Kasi tinanong ko eh. Basta tinanong ko yan. Kung lahat ba ng chosen one ay merong ganyan. Tinanong ko dati kay Yahweh. Nasa inyo na yun, kung niwala ko hindi. Kung lahat ba ng chosen one at mga sugo, kasi hindi naman talaga tao ang origin daw ng chosen one at sugo eh. Yan ang pagkaalam ko dyan. Lalo na yung sugo, guys, hindi tao ang origin yan. Kaya masinubo yan yung papunta dito sa lupa eh. May ilaw na yan lahat sa ulo. Yun ang sinasabi kong ilaw. Sa iba, wala. Kasi nga, yun nga lang, yung chosen one at sugo, yung may ilaw daw. Pero ewan ko, makikita ba ng iba yan? Baka, pamasinaga ng araw. Lalo sa anino talaga, doon talaga nakikita. Hindi mo naman kasi makikita yung ulo mo. Nakikita mo yung ulo mo. Sa salamin. Nakikita mo yung ulo mo sa salamin. Yan, yung isa sa inyo may ilaw sa ulo. May ilaw, may liwanag. Yung isa, wala, wala. Parang katulad nito, no? Yun ang... Pero hindi ganyan yung ilaw ha, na sinasabi ko ha. Hindi infinite symbol ha. Parang katulad nito. And understood na yan. Naiintindihan na ng mga angels yan. And kung ano yung sinasabi kong ilaw. Alam na nila yan. At naikwento ko na yan sa inyo dati. Kung ano yung ilaw na yan sinasabi ko sa ulo. Sa ibang videos ko. Sa mga nanonood dati ng mga videos ko ba. Maliban na kung mga baguhan na yung nanonood dito. Nainis na sa videos kasi. Kasi iba. Kasi nga. Para bang nakakairita siguro. Iba kong videos. Ganun. And the strength.
Pero yung isa sa inyo majestic talaga. Pero malakas ang loob ng isa sa inyo na yung may ilaw sa ulo. Malakas ang loob. Matapang, walang takot, hindi nakakaramdam ng takot. Kung marami ang parang natu-threaten, natatakot, o nagba-bow down, kasi parang king, no, yung ano, sa animal world, parang king yung leon, majestic na eh. Madami ang parang ilag, no, sa ilo, sa ilong tuloy. Sa leon, ikaw, malakas ang loob, ewan ko kung ikaw ba, kung sino yung sa inyo yung may ilaw sa ulo, malakas ang loob mo, kasi guided ka, kasi may, hindi ka naman, maaaring choose in one ka or subo ka. Ganun. Kung sino man to, yung may ilaw sa inyo sa ulo, yan ang chosen one or sugo. Isa sa inyo. O maybe both of you, pero yung isa may ilaw sa ulo. Yung isa daw, wala. So, ayan. Ano naman ang iniisip itong person mo na to sa'yo? Oh my gosh. Oh my gosh. Seven of Wands in reverse. Yung huwag na siyang maging defensive. Yung huwag niya na i-resist yung connection niyo. Yun ang iniisip niya na. Hindi niya na kailangan maging defensive pa. Hindi niya na kailangan matakot sa'yo. So baka ikaw yung leon. Or ikaw itong babae, no? Pwede din. Iniisip niya na hindi niya na kailangan na pairalin pa yung fear. Instead ay tanggalin niya yung depensa niya na nilagay sa'yo, sa kanya, no? Parang yung depensa na yan, yung pagiging defensive niya. Tanggalin niya na yung pagiging defensive niya when it comes sa'yo. Parang siya yung natakot sa'yo lately or in the past. Karoon ng trauma or fear na masaktan. Parang naging mailap yan dati siguro. Yung kaya naisip niya na huwag na siya maging mailap. Baka siya yung takot sa'yo. Ano ang naisabihin sa'yo ng person mo na yan? So, Eight of Swords. May kumontrol sa kanya, may pumigil sa kanya, may napaklouded ng isipan niya na parang wala siyang magawa. May nagtali sa kanya. Pero malakas ang loob niya at matapang siya na kumawala diyan sa tali na 'yan. O gagawa siya ng paraan niya para parang inflict ka ng fear pati yan para hindi makilos na parang wala siyang magawa ba. Para makapag-take na siya ng action sa iyo. Para maging positive na siya and driven and determined and active, bold, daring na i-pursue ka. Nang sa ganun ay mag-succeed yung connection ninyo. Na hindi na siya magpatali pa. Hindi niya nahayaan yung iba na tuloy-tuloy o continuous yung pangingialam sa buhay ninyo. Na continuous yung nagsasucceed sila na matali siya, na makontrol siya o ma-restrict siya. See? And nang sa ganun ay makapag-umpisa na kayo na mag-settle down. Nang sa ganun ay may i-offer niya na sa'yo to. Nang sa ganun ay makapag-take na siya ng action sa'yo. Positive na siya and so driven. And iwala ng
nagpapa-hold back siya sa kanya, yung wala nang makapigil pa sa kanya to pursue you, to take action towards you. Napuntahan ka, kung ano man, na i-offer sa'yo to, ito, yung huge pentacle, which is parang sumisimbolo to ng commitment, and yung magsimula kayo ng stable yung beginning. Grounded and rooted. Na lahat i-offer niya sa'yo. Buo. Buo yung offer niya sa'yo. Wala siyang ititira para sa ibang person. Ganun. Lahat sa'yo ibibigay niya, i-offer niya. Na sa'yo na siya magkukumit. Na yung intention nito ay yung magsama na kayo, mag-purchase na kayo ng house and lot na titirahan ninyo. Kasi mag-umpisa na kayo ng pamumuhay, na mamuhay na magkasama. So, ganyan guys. Kasi yung mga kontrabida naman, hindi naman talaga titigil yan eh. Kung hindi nyo gawa ng paraan, hindi yan sila titigil hanggat na napipirwisyo kayo, hanggat ina-harm kayo, lalo na kung binagawan kayo ng witchcraft naman yan, or scheme man, or whatever. Hindi naman talaga titigil yan sila kasi evil na yan sila guys eh. Instead na yung buhay nila ang pagfokusan nila, hindi. Natutuwa yan sila, masaya yan sila, lalo na end of times na tong panahon na to. O, nagsimula na yung end of times eh. May mga signs na. At nakikita na yung kung ano yung nakasulat sa Biblia ng mga prophecy. Ayun, nasilabasa na, nangyayari na. May mga nangyayari na, na propesya. So, end of times na to. Kaya, sa mga panahon na to, madami ang evil. Madami ang evil na selfish, na greedy, at gusto ng power and control over others. And gustong kunin, kukamkamin yun sa iba. Yung mira, yung inggit, selfishness, greediness, evilness, ganun yung umiiral sa mga ganun tao. Hindi, kaya hindi yan sila titigil hanggat napipirwisyo kayo. Hanggat na magpapakontrol kayo. They will not give up. Kasi yan ang kanilang goal. To control you, to restrict you and your person. Nang sa ganun na hindi kayo maging masaya. Nang sa ganun hindi kayo magkatuluyan. Nang sa ganun na maruwan niyo yung relationship niyo, o buhay mo, o buhay ng person mo, mga ganun. So that you will not end up together. Yun naman ang main purpose nila eh. Yun ang main reason nila. And hindi isa, dalawa, tatlo, apat, lima, o konti lang ang gumagawa niya sa kapwa nila. Sa panahon na to, madami ang evil daw. Kasi end times na, yan ang sign na end times na. Isa yan sa mga signs. So that's why. Ewan ko kung masisave pa sila. Kung, I don't know kung willing pa magbago yung mayan, masave pa yung mayan, yung mga evil. Kasi kung light lang naman yung kasalanan, pwede pa naman siguro magbago. I don't know. Kasi sa panahon na to, ganun talaga. Kasi end times na to. Nakasulat mismo yan. Nasa end of times, madami evil talaga na tao. And, ano pa ba yung mga kasulat doon? Yun lang ang may i-share ko sa inyo. Yun ang alam ko. Minsan, nanonood lang din ako ng ng video sa YouTube. Wala kasi ang Biblia dito ngayon. Wala yung Biblia ko dito eh. Si Iloilo yun, naiiwan. Well,
ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person mo? Ano ba nagustuhan sa'yo ng person mo na nag-embody ng Four Pentacles energy? Ito talaga, yan daw ang darating sa'yo, yung person na yun. Yan ang kanyang may energy. Ano ba yung pinaka nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Na darating sa'yo na yan. Oh my gosh! Dahil hindi ka trickster. Dahil hindi ka selfish. Dahil gustong-gusto ka niya. Ikaw yung klase ng tao na gustong-gusto niya. Na wini-wish niya. Na wish niya. O maybe, sa umpisa pa lang talaga, bago pa naging kayo noon, kung ex mo man to, or sa umpisa pa lang, nung nakita ka niya, winish ka na niya talaga na ikaw yung mapangasawa niya. Ganun ba yun? Nung sa umpisa pa lang, nung nakita ka niya, o yung picture mo nakita niya, winish niya talaga na mapangasawa ka? So, yes! Oh! Yeah. Yun ang sagot. Ikaw talaga yung gustong-gusto niya. Ikaw yung wish niya. Sa umpisa pa lang, nakita niya pa lang yung picture mo, yung mukha mo, o nakasalubong ka niya, kung saan ka man niya kita. Ikaw na talaga yung winish niya. Ay, ito yung gusto ko talaga na person. Parang, there's a pull, no? And a strong attraction na talaga eh. Ano ba yun? Na-love at first sight yung person sa'yo. Oh yes, na-love at first sight siya sa'yo. Mm. And para bang may jealousy na, lalo na kung merong ibang nagkakagusto sa'yo dati, o attractive ka, parang nagsiselo siya sa iba, pinagsisilosan niya yung iba. Ganon. No, na, kasi, gustong-gusto ka niya eh. With this energy, ah, with this Four of Swords, ah. Parang, gusto ka niyang gwardyahan. Ganon. Kasi nakakaramdam na siya ng selos nung sa umpisa pa lang, kasi gustong-gusto ka niya. Kung merong ibang nakakagusto sa'yo or in a relationship ka pa dati sa iba, nakakaramdam na siya ng selos na ganun, kasi dito sa energy na to. And you know, dahil hindi ka deceitful, hindi ka magnanakaw, hindi ka loko-loko, hindi ka manluloko, hindi ka scammer, hindi ka yung selfish, hindi ka greedy. Ano pa ba itong? Yun na yun. Maganto kasi. Hindi ka trickster. Ano sabi ko na, no? Hindi ka yun na, selfish. Makasarili. Hindi ka immature na makasarili. Ano yun? And ayun guys. Ano pa, katangian mo, personality mo, o taglay mo na na-in love siya sa'yo dahil doon. Oh my gosh, you're so giving, you're generous, hindi ka madamot, you share to others love, affection, material, money, or what. Maring hindi naman pera, no? Maring pagmamahal. Hindi ka nagdaydanamot, hindi ka madamot, hindi ka nga kasi selfish eh. You show love, affection. You're so generous. Mm. At ano pa? And hindi ka nga selfish, nag-invest ka din. Hindi lang siya ang nag-invest. Kung nagkaroon kayo ng relationship niya, hindi lang siya ang nag-invest sa'yo, nag-invest ka din sa kanya. At hindi mo binibilang yun, yung binibigay mo sa kanya. Panahon, atensyon, pagmamahal, love, You show care, love.
kadalang lang kasi ang tao, hindi selfish talaga, guys. Pero you know, kadalasan yung mga tao hindi selfish, yung mga totoong nagmamahal ay nakakatagpo sometimes ng yung mga taong nagtitaken for granted or nagtitake advantage. Pero kung ito na ang para sa'yo at na-appreciate niya, talagang grateful siya na natagpuan ka niya, nakilala ka niya, anong masasabi niya na walang kagaya mo na ganyan kabuti ang puso mo? Hindi. Na ano, na madami naman siguro ganyan na generous, mapagmahal, na walang may compare sa'yo, yun ba? Oh yeah, na walang may compare sa'yo, na ikaw talaga ang gustong-gusto niyo mo pang-asawa. Yung feelings of stability, yung maramdaman niya na stable siya, secured siya, positive, and masaya siya with you. Pag naisip niyo pa lang yun, na asawa ka niya, o asawa ka na niya, o partner ka na niya, o yung nagsasama na kayo, na yung na-feel niya na sense of stability and security and happiness and bliss and positive, a positive life with you, ay walang may compare sa'yo eh. Hindi niya siguro ma-feel yun sa iba. Hindi niya ma-feel yun sa iba, no? Yung na-feel yun sa'yo. Hindi niya ma-feel yun sa iba. Kaya, hinangadya talagang magtagumpay siya na mag-succeed. Yung pang-asawa ka, of course. Ito po ay hindi po makaresonate sa lahat. So, kung nakaresonate kayo at yan ang mangyayari sa buhay ninyo soon or in the near future, then good luck sa inyo and sana, hopefully, no, na mangyayari na yan sa buhay ninyo. Na you will be happy in life and nakaresonate man kayo or hindi, makaresonate man kayo or hindi, take this as inspiration and to heal yourself, your heart, your mind from all the sufferings, lalo emotional sufferings na pinadaanan nyo sa relationships nyo, sa love life nyo, ganun. Ano ang blessing na darating sa'yo? Blessing. Ipaparating talaga sa'yo yung blessing. This is coming fast. Parang nag-umapoy, aggressive, passionate. Yan na yun siguro. O yan na nga yun, inantay mo. Na? We will be together tomorrow, today. So, ito na lang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.